China, mga kapatid, may posibilidad daw na sumalakay, no? Pinaghahandaan na to ng Taiwan. So para troops ng Amerika, handa na rin. Yan ang ating panonoorin, mga kapatid, at bibigyan ng reaction video mula rito kay BTV Pinas. Yan, mga tol. So huwag na natin patagalin to. Pero bago yan, syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may mga bago tayong video. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe kay BTV Pinas. Nakalagay ang link sa ibaba. So tuloy na natin to, mga tol. Sa Taiwan. Breaking news, ang tindi nito. US paratroopers, ganito pala ang pinagdaanan sa training. Matinding galawan ay nasaksihan at bansang Taiwan ay naghahanda na sa posibleng pag-atake ng bansang China. At ang mga... Biruin mo no, may mga drill na silang ganun no. Eh, takbo. Parang, alimbawa, exercise lang. May babagsak na missile, takbo. Biruin mo mga kapat, gawin yung exercise sa atin. Mga Pilipino, takbo, may babagsak na missile. Putek na. Wag naman sana ganun, no. Mga mamamayan nito ay handa na rin. Ang bansang Amerika ay puspusin ngayon ang isinasagawang training sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung saan meron itong alyansa, halimbawa na lamang ang isinasagawang joint military ng bansang South Korea at US. Upang palakasin ang puwersa laban sa bansang North Korea at joint military ng Pilipinas at US. Upang palakasin din ang depensa laban sa posibleng manakop na bansa. Sa mga military ng US ay naiiba ang mga sundalong ito, kung saan sila ay tinatawag na paratroopers. Ang paratroopers ay tumatalon mula sa mga eroplano at gumagamit ng mga parachute upang ligtas na makapunta sa lupa. Ito ay isa sa tatlong uring sapilitang pagpasok o yung tinatawag na discarding pamamaraan ng pagpasok sa isang teatrong digmaan. Kailangan dito yung eroplano talagang mataas ang lipad, no? Hindi pwedeng mababa kasi nga syempre, kahit na hindi sila ma-detect sa radar, rinig na rinig naman yun, no? Ito yung matahimik daw na pagpasok, tapos pinaka magandang pagpasok na ano, na pagsalakay, no? Tuloy natin. Kasama dito ang pamamaraan sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig at pagtalon sa lupa. Ang kanilang taktikal na bentahe sa pagpasok sa isang digmaan mula sa himpapawid ay maaari nilang salakayin ang mga lugar na hindi direktibang mapupuntahan ng ibang military vehicle. At ang pamamaraan din na ito ay nagamit na noon sa ikalawang digmaang pandaigdigan, kung saan ay napapasok nito ang mga lugar na hindi sila nakakagawa ng malalakas na ingay upang hindi malaman ng mga kalaban ang gagawin nilang pag-atake. At sa video na ito ay ating makikita ang kunwaring paglusob nito sa isang kuta ng kalaban. At makikita din sa video kung gaano kabilis ang bawat galaw ng bawat sundalo. Kaya pala talagang tinatawag sila ng mga paratroopers. Amerika talaga merong ganyan eh. Kahit nung dati sa nilalaro naming games. No, pag pinili mo yung bansang Amerika, meron silang ganyan paratroopers. Ng mga paratroopers. Samantala, sa iba pang balita, mamamayan ng bansang Taiwan ay naghahanda na sa posibleng pagsalakay ng bansang China. Ang bawat universidad sa bansang Taiwan ay kanya-kanya na nga ang pagsasanay upang magkaroon ng awareness at kahandaan kung sakali man ay sumugod na ang China sa bansang Taiwan. Kamakailan nga ay nagkaroon ng 3 araw na military drill ang bansang China sa karagatan sakop ng Taiwan, na kung saan ay pinakita din sa isang video clip na inilabas ng bansang China kung paano papaliparan ng mga missile ang bansang Taiwan kung itutuloy nito ang pagdeklara ng kalayaan.
at kumawala sa bansang China o mainland China. So iniintay na lang na yun ng China. Etong nilabas kasing ganyan, parang may mga reaction nga tayo na parang malabong gawin yan ng China. Dahil nga, di ba, mga mamamayan din nila yan eh. Kinikilala nilang mamamayan kasi kinikilala nilang bansa pa rin nila tong Taiwan eh. Saka kung papasabugin nila yan mga tol, eh di parang mananakop lang sila ng ano, dead island, di ba? So anong mapapala nila dyan? Eh andyan dyan yung microchip. Yung company ng microchip na talagang gustong-gusto rin nilang mapasakamay nila mga tol. Ganon din naman ang bansang US, no? So kung aatakihin nila na may puwersa, pwedeng ikasira yun nun, diba? So ang ginagawa nila, iniintay nila yung magiging election dyan. Kasi nga parang meron silang ano dyan eh. Meron na silang manok dyan, no? Yun ang pag nanalo, mananatili sila sa ano, sa impluensya. At ipinapakita ng China kung gaano sila kaseryoso sa kanilang banta sa Taiwan. Mm-hmm. Lalo pa sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang pakikipag-usap ng Taiwan sa Amerika, kung saan ito din ay labis na tinututulan ng mainland China. Mm-hmm. Samantala, kahit ang ibang mamamayan nito ay abala sa paghahanda sa posibleng darating na suliranin at sakuna sa kanilang bansa, ooh, ang ibang mamamayan naman nito ay tila hindi naman nangangamba, mm-hmm, sa posibleng mangyari at gawin ng mainland China. Actually, they're kind of nervous, but at the same time, a little just so-so. Maybe because we believe that Taiwan can't fight back. Ikaw ka ba? Biruin mo yung Pilipinas nga, hindi masyado nangangamba, no? Well, damay kasi pang Pilipinas dyan mga tol, kasi meron tayong 150,000. Sabi nga, di ba? 150,000 overseas Filipino workers na nandiyan dyan. Siyempre, kapag sumiklab ang ano dyan, gulo dyan. Kailangan natin ilikas lahat-lahat yun, di ba? Well, napakalapit lang naman. Pwede natin itawid bangka lang. Pero ano pa rin, di ba? Nangangamba pa rin tayo sa kanilang kaligtasan kung sakasakali. Pero sa ngayon, wala, eh, no? Siguro meron tayong intel na wala, hindi gagawin ng China yan. Hanggang ano lang yan. Ganun lang yan, no? Ayan, ano ang masasabi mo sa paghahanda ng mamamayan ng bansang Taiwan sa posibleng mangyari sa kanilang bansa, oras na ituloy ang pagdeklara ng kalayaan at ganun din sa kakayahan ng paratroopers ng Amerika? Huwag din kalimutan na mag-like, share at subscribe. Maraming salamat! Peace! Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong napanood natin? So pag posibleng sumalakay daw, no, ang bansang China dito sa Taiwan at pinaghahandaan na rin daw yan ng Taiwan tulad nga ng ating napanood. Siyempre nakahanda na rin para troops ng Amerika dahil nagsabi din ng Amerika na susuportahan nila ang Taiwan sa kung ano man ang mangyayari mga tol. At wala man lang tayong wala kahit na wala tayong ano na direktang kaugnayan dito mga kapatid, pero 'di ba dahil nga doon sa pagpapatuloy natin ng bansang Amerika dito sa mga EDCA sites, particular dito sa Cagayan at Isabela na nakaharap pa mismo doon sa Taiwan mga tol, na kinukundi na yan ng bansang Taiwan dahil parang sinusuportahan daw natin yung Amerika at Taiwan sa kanilang gustong independence mga tol, no? So anong masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!